kami mag-prepare ng tapa, magagayat, at mag-prepare para sa aming tindahan. Kaya watch, mga kainday! A few moments later. Nandito na tayo, mag-uumpisa na tayong magagayat ng tapa. Tapa para sa mga mahilig sa baka. Topsy. Magpe-prepare na tayo. Ganito lang po mga kainday, magayat ng tapa. Inipisan mo lang. Tapos, igaganon mo lang yung palad mo para hindi ka mahiwa. Yan, kailangan manipis. Ano to? Tenderloin ng baka. Tenderloin, ito yung part ng baka na pinakamalambot sa lahat. Kaya ang presyo din nito, iba ang presyo nito kaysa laman ng baka. Mas mataas to. Kaya ganito mga kainday, ganito lang magayat. Yan, manipis lang. Ginagamit namin to sa tapsilog tapos beef teriyaki. Beef bibimbap. Tatlong klase siyang putahe para doon sa aming tindahan. Kaya para kayo matutong magayat ng kung paano magayat ng tapa, ganito lang, manipis. So mga kainday, habang nagagayat kami ng tapa, mag-iisip kami kung anong aming foods mamaya, kung anong ipiprepare namin pagkain. Pero gusto ko na pagkain seafoods na kilawing seafoods, yung hindi pa nila nasusubukang kainin. Kasi sa amin, taga-isla, gusto na araw-araw yung pagkain namin yun doon sa isla. Kaya gusto ko silang pakainin ng seafoods gagaya ng lato, yung green seaweeds na lato. Kaso lang, hindi namin alam sa palengke kung meron ngayon. So mamaya, mag-iisip kami kung anong ulam namin mamaya. Mga anak, nandito kami. Doon na. Ito na naman kami. May bisita po kami dumating. Ang aming special na bisita here. Yan si Manay, ang aming bisitang pangdangal. Kaya watch and ito, ano na naman yan, day? Ano pangtapa ba? To pangtapa. Baka to manay, baka. Kaya nga. Pang ano to? Saan kayo nabili yan, day? Teriyaki doon sa Palo Alto. Sa gabi to binibili kasi wala na sa umaga. Mura sila magpinta. Mahal din, kapareha sila lang sa Kalamba. Ang presyuhan, pareha sila. Pang ano tumanay, beef teriyaki tsaka tapa silog. Marantang pang ito kasi tenderloin. Tenderloin, pag tenderloin talaga. Tsaka iba ang presyo ng tenderloin manay sa laki ng tenderloin ng baka, no? Dito yung part ng dito yung sa baka. Ano naman yung niluto ninyo? Ano yan, pang baka din, yung scrap ng baka, yung mga litid-litid. Gagawin naman namin sa pangbibimbap, palalambutin para ano, sarap ang lalambot. Yung mga ganito manay, yung mga ganito may mga litil, patigas yan kaya tinatanggal namin yan. At tapos tinapulot? Hindi, tapos ililalaga, palambutin naman, malambot na malambot, gagawin din siya ano, prepare. Ito iba kasi ang preparation nito. Manipis na ako, manipis ka ba? Kailangan nipisan ko. Good morning, Ode! Mag-hi ka, Ode! Good morning! Anong masasabi mo? Diba? McDo! Gusto mo na McDo? Sabihin mo, McDo, baka naman. Baka naman. Ngayon, si Odie Boy ay CEO daw po. Awe, gusto daw niya ng McDo.
takdo. Tuwang-tuwa si Ode, di ba? Hindi ka na ngayon manghingi ng lima. Okay, nakaligtas ang lima natin. So, ngayon, anong gagawin natin? Magmamakdo. Oh, ay, nakikita mo si Ode? Ode boy, alias Dudu po, awe! Palakpakan! Palakpakan, Ode! Palakpakan! Ilan taong ka na? Ilan yan? Five. 3-5. Apo. Bumata ka pa, ha? Eh, anong numero mo, De? Nataya tayo sa waiting. Hindi daw niya alam. Hindi mo alam? Ano ba yan? Ba't patagoy-tagoy ka? Ano yan? Okay, sabi mo na, bye-bye. Bye-bye, mga ka-Uni friends. Hello. Ito si Dudu po Awi. Oh, di ba? What? Oh, di ba? Makdo, makdo, makdo. Makdo. Asa si Makdo? Oh, makdo. Oh. Ito si Ode. Baka naman may mag ano kay Ode. Mag-antawag niya natin eh. Mag-sponsor kay Ode. Mahilig si Ode sa jersey na damit. Diba? Gusto mong basketball ano, na damit? Gusto mo? Sige, manghingi tayo ng sponsor sa ano na ni Ode boy. Magsushooting si Ode. Oh, oops. Ang galing niya mag-shooting. Isang araw, pahawakin kita ng bola. Tapos papashooting kita doon. Ha? Ba't ayaw mo? Hindi ka marunong? Oo. Nay, patay tayo diha. O sige na, babay na. Bye-bye. Bye-bye. Moments later. Ito na mga ka-Inday ang aming pang bibimbap na pagkain. Bibimbap pang bibimbap yan. So, mamaya, magluluto naman kami ng ampalaya con carne. Ampalaya con carne ang aming lulutuin. Malambot na yan, oh. Yan ang litid ng baka. Di ba na ang ganun si Basteng? Hello mga ka-Inday! Babalik na ulit tayo sa ating pagluluto. Ang ating menu today is ampalaya con carne. Ampalaya con carne. Ang lauk natin ay litid siya ng baka. So ang mga ingredients niya ay sibuyas, bawang, kamatis, bitsin. Lalagyan natin ng okra at saka ampalaya. Ang pinaka main natin na lahok ay litid ng baka. So ang ating pangalan ng ating lulutuin today ay ampalaya con carne. Wow! Sa mga ka-Inday, watch my vlog kung paano magluto ng ampalaya con carne. Okay, babush. Ang una, gagayatin muna natin ang ampalaya. Gayat-gayat si ampalaya. Tama na to ano? Ampalaya mo lang gagayatin. Kailangan ang cut ng ampalaya is ganito lang ang cut, medyo manipis lang para ano, hindi siya mapait. So mamaya pagkatapos ng ano ampalaya gayatin. Thank you.
Diretso naman yan. Bago mo pa educating sa sunod-sunod na rin mo na. Sabi mo, chamba. To, okra. Wala ka ba doon pang tanim na mga gulay ba? Bati sa inyo? Magdala ka dito ng sanga ng malunggay at itatanim natin. Mga gulay-gulay magdala ka tapos itatanim natin. Oo nga, kasi yun ang project namin sa susunod, maglilinis tapos magtatanim. Okay mga kainday, bumili kami ng isang balot na tokwa. Prito namin to mamaya. So, ang tokwa dito namin binili kay Kuya. Hi Kuya. Hi. Oh, dito kayo bumili ng taho. May taho ko ba kayo? Ubus na. So, tokwa na lang ang natitira niyang tinda. So, Kuya, manggahi ka sa amin. Hi. Mag-subscribe ka Kuya sa Islander. Inday the Islander. Inday the Islander. Okay. Salamat. Meanwhile. Okay, mga kainday. Lupunin na natin ngayon ang ating ampalaya con carne. Pagdagan natin para ano. Ampalaya con carne ang ating lupunin. Meron tayo toyo. Ito po na. Okay, sunod ang ato ihuhulog ay bawang. At sutuan bawang na ulan. Kailangan mga kainday, pag nagluluto ka, kailangan may pagmamahal para masarap ang inyong lulutuin. Kasi pag nagluluto kayo ng nakasimangot, papaitrin yung ampalaya. Sunod ay sibuyas. Ang sibuyas, kailangan ipangkot ka muna natin ng ganyan para magiging brown-brown. O maano ang aroma niya. Sunod ay kamatis. Nalagyan natin ng kamatis para pang-attract ng kulay sa ating ang panangka. Mag-contrast ang kulay. Green at saka pula. Ang laman ginawa natin pang tapa at saka pang bibimbap, pang beef teriyaki. Ngayon naman, ang litid naman, ginawa naman natin pang ano, pang ampalaya con carne. Ang dami ng ano, ang dami natin masabi. So ngayon, ang sarap niyan. Lalagyan na natin siya ng asin.
Asin, asin, where's the asin? Asin, asin. So mga ka-inday, kailangan lang ay kunting ano lang ang pagluluto mo. Kailangan may patisya at saka tiyaga para masarap ang inyong lulutuin. Kailangan habang nagluluto ka, magiging masaya ka lang. Diba? Sunod, ang ihulog na natin ay baka yan yung ano, tapos ang palaya. Paano ka dito yung takbo? Sakit. Sakit ng ano kung ano ba? Halo-haloin mo lang siya hanggang siya ay mag-vlog to. Nagpa-vlog kami, te. Kailangan antayin natin siyang ano, magiging crunchy lang. Hindi na natin pabayaan na ano, magiging malambot masyado kasi hindi na masarap. So, tikman muna natin. Kailangan hapok lang. Lasa, hapok lang. Tama na yung jit-jit! Later. Okay, mga ka-inday. Magbilang na lang tayo ng mga 3 minutes. 1, 2, 3. Okay, tama na yan. Ate na lang takluban kasi pag ano, para crunchy si Ate Rosie. So, ito na rin naman yun eh. Ayun, ano. Tama na yan eh. Patay na lang. Tapos yan. Wala, hindi pa siya na ano. Hindi pa siya nakapanood. Pag-hike ka naman. Ito ho ang aming tokwang durog. Diba? Huwag nang pag-antayin pang mag-ano. Sana ilagay niyo natin sa doon. Moments later. Basbasan mo pa kami, Panginoon, at ito yung mga kaloob sa amin ngayong pagkain. Sa ngalan ng pangalan ni Jesus, amen. Kainan na! Thank you.
5 minutes later. Mga kainday, tapos na po ang aming pagkain. Tingnan nyo ang aming pagkain. Clean up, wash out. So mga kainday, salamat sa inyong panonood. Please subscribe Inday the Islander. Salamat po.